Saan ang chief of police ang kiyulgan? Siguruhin mo hindi mamatayan ha, yung 40 na yan. Ha? Pag, ha? Ang marami nang namatay? Ilan ang namatay dyan? Si... Una is Attorney Trinidad, sir. And then si... Number 12, si... Roberto Caday. Si Ma'am Heidi Malalay Flores, ma'am. Flores? Yes, sir. Ah, Flores, number 11. Yes, sir. Si pa, sino ba? Yung number 15, sir. Litong anak. Yes, sir. Ni niyang Sparrow. Yes, sir. Bau Litong ug anak niyang Sparrow. So, yes, ibig sabihin, sir, dalawa yan. Si Boy Litong ug anak niyang Sparrow. Yes, Boy sir. Litong and his son who is a Sparrow member. Yes, sir. So, patay niya si Litong. Yes, sir. So, you mean to say, lima out of 15? Yes, sir. And so, notorious na pala itong Cagubac na ito. Ano, kilala mo ito, yung Cagubac na ito? Sa totoo, sir, inalungkat na namin to. Na-receive ko to 2018 na month of January or February. Itong 15, marami ang nagpunta ka sa station dito, sir. Isa na rito, sir, si Attorney Trinidad, Ma'am Villarmente, Jessica Villarmente. Si Jessica Villarmente ay kapatid po ni Attorney Trinidad. Si Carlos Villarmente, asawa po ni Ma'am Jessica Villarmente. Ito naman, yes sir, si Atty. Pumunta rin, si yung namatay na si Heidi Malalay Flores, pumunta rin po sir. Si Allen Alvarez, pumunta rin sir. Si Doktora Cecilian, halos sunod-sunod yan sila nung lumabas itong papel sir na pumunta sa police station. Una, anong sinabi nila nung pumunta sila? Halos magkapareho yung ano nila, sir, salita na hindi sila supporter sa NPA. And then nagpa-blatter sila, considering na natakot sila na mamatay sila. And then, they wanted to clear their names that they are not supporters of NPA. And then, itong si Attorney Trinidad, sir, so, ito yung huli ko nang nakausap na humingi siya ng security sa akin po, sir. And then sabi ko sa kanya na idadaan po natin sa process, attorney. Bigyan mo ko ng request mo, papaabot ko sa PD namin, ipaparward natin. Kasi kung bibigyan ko to lahat ng request nyo, maubos yung police namin dito sa Gilman. Dali, so, Chief, ganito. You mean to say, buhay pa ito mga tao na ito, pumunta sa'yo, nag-clear ng name nila, at humingi ng depensa o security para hindi sila mamatay. Ngayon, namatay na sila. Hindi ka ba nakonsensya nito? Hindi mo man lang sila nabigyan. You were not able to protect them. O kaya, the least that you could do is, ma'am, mukhang sir, mukhang very imminent yung threat sa buhay niyo. Hindi, dapat in-advisor mo na ito na maglaylo muna kayo. Punta kayo ng ibang lugar. Yung grupo like Cagubac, ito'y nag-uusbungan because of failure of government to protect the people themselves. Pero itong Cagubac na ito, parang kung talagang, kung sila man ang nasa likod ng pagpatay nitong mga alleged supporters ng NPA, nagiging vigilante na ito. Alam mo, kung ikaw ang mayor sa isang lugar, to discourage vigilantism, dapat ikaw na nag-initiate na grupuhin mo yung mga tao. Na, alam mo, may mga tao ito, kilala mo yung iba siguro dito na gustong-gusto na lumaban sa NPA. Kung ikaw sana nag-initiate, kinontrol mo ito, mawala ang vigilantism at mabantayan ninyo na mag-abuso itong mga grupo na ganito to take the law into their hands.
Tingin ko ang susi talaga on the other side ng sustainable development ay yung talagang reformed and modern na mga institusyon natin, including yung PNP at saka yung AFP. And so, pag kaharap ng PNP natin, yung ganitong mga listahan, yung kaninang sinabing Diyos ko sa 15 na yan, hindi lang pala isa lang ang pinatay na, si Anthony Trinidad. After lahat sila ay lumapit para i-clear yung pangalan, humingi ng protection, lima na pala ang napatay, sabi ni Chief of Police. 1/3 na ng listahan. This confirms, Mr. Chair, 1/3 na nasa listahan ay patay na. This confirms na totoo yung hit list na to ng Cagubac. At para hindi imbestigahan ito pa rin, would be an outrage. Seryosohin po natin hindi lamang yung listahan, pero yung Cagubac. Kasi meron na silang bloody track record sa gihulgan. Hindi po talaga katanggap-tanggap, Mr. Chair, na ilalagay lang yung pangalan mo sa isang piraso ng papel, tapos papatayin ka na. So, this really demands, Mr. Chair, na seryosohing investigahan yung hit list ng Cagubac at yung Cagubac mismo in connection with yung limang pinatay na sa listahan na iyan at proteksyonan talaga yung sampu pang nasa listahang iyan, Mr. Chair. Yes, I am with you in that desire. Dapat malaman natin kung sino itong Cagubac na ito, sino yung mga taong na member dito, at kung sila talagang pumatay nitong lima na sila mismo gumawa ng hit list, dapat mapapanagot natin itong mga taong na ito. Otherwise, walang katapusang patayan ito. Re-risback na naman yung kabila. Pagkatapos, risback naman kabila. Tignan mo. Kaya itong Cagubac na ito, gumawa ng hit list at napatay na yung lima dahil itong sampo na mga inusente na pinatay ng NPA, yan ang rason. Resource bakan ito. Wala na katapusan. So dapat governments should take the reins when it comes to maintenance of peace and order sa lugar na yan.